my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail. Guys, belum lama nakok, tapi pengen duit dari kita dahil busy ako, may nagtrabaho ako. So, hindi ako nakakapagawa lagi ng aking content. Kaya naisipan ko ito guys na gumawa ng content ng aking source of income. Gusto ko sana ma-inspire kayo. Katulad ko na nagtrabaho lang bilang isang food hunter or crew sa isang restaurant. Siyempre, ang ating sahod lang. Talagang kung magdidepend lang talaga tayo sa isang trabaho, hindi talaga sasapat yun sa araw-araw na gastusin lang na kung meron ang mga anak na nag-aaral. Kaya, sana ma-inspire talaga kayo dahil bilang isang po, tuma, tipit-tipit, at hanggang sa kakatipit ko, about the last go disperse you never did I know it hurts nagkaroon ako na hindi lang isang source of income. Siyempre pinakauna yung aking trabaho one, tapos meron pa ako another source of income. Then siyempre papagpilit ko yun sa susunod na mga video ko. So uunahin ko muna yung aking number one talaga yung aking trabaho. Yan talaga number one. Yung aking source of income. Malit lang nakita pero syempre. Yan yung aking, dyan ako nagsimula sa aking trabaho. So, ang aking source of income ngayon ay ano na siya. So, number one yung trabaho ko. Then, meron pa ako another pangalawa. Then, meron pa ako another source of income pangatlo. Then, so 1, 2, 3, then si Papi. Meron pa akong isa pa na source of income. So, bali, isa, or, tapos, isa. Then, bali, 6. 6 na pala yung aking source of income. Yeah. Pero, ito ah, isa lang akong pro sa isang restaurant. Talagang pinararangal ko yan kasi kahit na maliit ang sahod ko, marangal na trabaho, diba? Saka masaya. Masaya. Dito talaga ako tumagal na almost 24 years sa pagiging pro sa isang restaurant. Hindi sa restaurant ako na international na masasabi kasi yung aming mga customer na mga kumakain ko mostly mga foreigner talaga pero meron yung mga Pilipino na pumupunta kumakain pero yung mga pagkain talaga namin doon mostly international may mga Thai food, American food at saka Mexican pero mostly talaga pagkain natin doon pinakamarami talaga is Thai food at saka American food. Ang mga Pilipino food namin doon is kaunti lang. Kasi, ano talaga kami, talaga ako para sa akin, international talaga siya na restaurant. Kasi nga yung mga siniserve namin, mostly pang international. Saka, siyempre, kahit naman yung mga foreigner, yung aming mga customer, meron yung mga food ng Pilipino. Pero, mas marami talaga yung mga foreigner na pinagpunta. At syempre, tumagal ako dito sa trabaho kasi masaya. Diyan yung kapag hindi kami masyadong busy, magipag-chika-chika kami, at least madagdagan yung aming English. Kasi syempre, katulad sa akin, hindi naman talaga ako magaling English. Kung magipag-chika-chika ako kahit ano na, mga kaunti-kaunti lang ng mga English. At least nadadagdagan yung aking kaalaman sa English. Nakakatuwa nga eh kasi nung pumasok ako sa trabaho ko, ang alam ko lang na English, yes or no. Siyempre no,
natuto. Kaya, ngayon, video na rin ka na ng ating. So, yan lang muna yung aking masasabi. Maikipin ko sa inyo na. Next video ko, i-share ko naman sa inyo yung aking pangalawang na aking source of income. Pangatlo, pang-apat, pang-apat. Anyway, itong pang-anim, bago ko lang ito na-discover ng pang-anim na source of income. Maliit lang naman siya, pero kung tatanungin mo talaga, talagang ano siya, malaki din nakikitaan mo dito. Kasi marami ako nakikita doon na talagang malaki kinikita nila. Sa isang araw lang, kumikita sila ng 6,000, ganyan. Kasi depende ito sa pagtatrabaho mo, yung talagang masipag kay. Tinatrabaho kasi ito na ating pang-ibang source of income. Marami ako nakikita talaga. Marami talaga kinikita sila. Ako kasi palibasa dahil nagtatrabaho mo ng kumbaga, extra income ko lang ito. Ano siya? Siyempre, yung kaya ko lang na oras parang extra-extra lang. Pero pwede na. Kung may ipon din, siyempre, nagsimula ako sa maliit na sahod. Kahit hanggang ngayon, hindi naman malaki ang sahod ko kahit matagal na ako. I mean, tutusin, wala pa nga sa minimum yung sahod ko. Kahit na almost 24 years na ako sa trabaho, siyempre, nagtsatsaga pa rin ako kasi unang-una, marahal na trabaho. Pangalawa, masaya naman ako sa trabaho. Kaya kahit na masakit na yung paa ko sa katayo, lumamin yung parents ko. Okay lang yung guys, kasi para sa pamilya, diba? So, ayan na guys ha. Maraming salamat. Sa susunod sana, mapanood nyo yung aking pangalawang source income, pangatlo, pang-apat, pang-lima, at pang-ani. Oo. Kasi ito lang yung pinaka para sa akin. Ito yung pinaka-number one ko na source of income ng aking trabaho. Kasi dito ako nagsimula guys. Sa maliit. Yan lagi tatandaan natin bago tayo manon ng level. Kailangan talaga magsimula tayo sa maliit. Diyan talaga natin ma-feel kung paano tayo napunta sa level 1 ay level 2, level 3, level 4, level 5, level 6. Mag-start talaga tayo sa level 1 or level 0-1. Sabay ganun. Ay, ito na guys ha. Maraming salamat sa inyo ha. Sana lang. Itong aking pasishare sa inyo yung makulutan na magaya nyo or ma-inspire kayo sa aking step by step. Maraming salamat guys. See you my next video. Thank you. Bye bye. About the lies you go disperse. You never did. Anyway, ito talaga favorite ko superhero. Kaya lagi ako nasusunod. Para sa akin, Lucky para sa akin. Bigay ito ng aming nina. Kaya yung tatak niya. Guys, ayan. Love it to guys, ayan. Yung tatak niya. Dahil ito sa ibang bansa. Kasi yung ninang namin sa kasal, nandun siya sa ibang bansa. So, umuwi siya. Kasalubong niya. Para sa atin, lucky talaga ito bansa. So, yan lang guys.